responsable Pilipino. Number 49 sa balota, Robin Pinoy Padilla. Nagkaroon na ng ilang minuto sa aking pagkanta. Pinagtiisan niyo po yung boses ko. Maraming salamat po. Ako po'y nagpapasalamat unang-una kay Apo Bonggong Marcos. Pangalawa po sa anak ng aking pinuno na aking pong
binigay ang aking 6 na taon ng buhay ko. Miss Sara Duterte. At sa lahat po ng mga senador, mabuhay po kayong lahat. Mga kababayan kong Ilocano, nasa atin po nila lahat ang magagandang bagay. At yun po ay susundan ko kung ako'y papala rin. Isa lang po ang hihilingin ko sa inyo. 24 po ang senador. Meron na pong 12 doon. Ang kalungkutan lang po dyan, wala pong isang Muslim. Nandito po, sa kaliwa ko, marami pong mga Muslim dito. Gusto ko pong malaman po ninyo, sa populasyon ng Pilipinas, 15% po dyan ang Muslim. Ngunit nakakalungkot po, magmula po noong 1995, wala na pong naging Muslim na senador. Kaya mga mahal kong kailan, ako po'y mag-a-apply sa inyo. At pinapangako ko po sa inyo kung ano po ang mga naumpisahan ni Apo Lacay 30 katulad po ng Tripoli Agreement. Yan po ang isang pinakamagandang agreement na naibigay sa mga Muslim. At utang na loob po namin yan sa inyo, Pamilyang Marcos. At itinuloy po yan yung Tripoli Agreement ng anak po yan at naging Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. At yan naman po ay utang ng mga Muslim kay Presidente Duterte. Kaya po, kaming mga Muslim, ang aming katapatan ay ipinupuhos po namin sa 2 taong ito. Sapagkat nakikita po namin na ang pag-asa ng kapayapaan ay walang iba kundi nasa kamay ng ating future President Bongbong Marcos at sa kamay po ng ating future Vice President Sara Duterte. Kaya sana po mga mahal kong kailan, huwag niyo pong kalimutan number 49, Robin Hood, Bad Boy Padilla. Maraming salamat po.